Hello mga guys! Good morning! Ang oras po natin dito is 12:14 and the morning guys. So, kaya nandito ko sa kusina ko ngayon guys. Alam nyo naman nung nag-isda ako ng bilis, ngayon ko lang naasikaso guys. Paano kaya? Nabisi ngayon host. Kaya gagawa ko ngayon guys ng ginamos, bagoong na isda. So, ito pala yung bilis guys, pakita ko sa inyo. Na-drain ko na sa water, yung water niya, talaga kailangan patuyuin mo siya, na-drain ko na siya. At ito yung gagawin kong bagoong. Na-drain ko na yun siya guys. Ama ko na, nilinis ko na siya ng hosto. Nagasan ko ng tatlong bisis. Dahil hindi ko siya hinugasan nung galing sa dagat. So makita nyo naman guys na ano yung presko-presko pa yung bilis. Ayan. No? Dahil pagdating dito sa bahay, nilagay ko agad sa refrigerator. So ayan. Hindi ko siya pin-eraser. So naka-refrigerator pa siya guys. Ngayon pinatulog ko pa siya para paggawa ko ng bagoong mamaya ay okay na siya. So yung iba namang bilis guys, ganun din ang ginawa ko, hindi ko hinuhugasan, diniriksa ko sa ziplock. So, ito yung siniplock ko guys, itong kadami na to, good for one for me, sa pagkain ko. Pwede ko siyang taksiw, or gagawin ko siya ng ukoy. So, ito yung ginagawa ko ngayong gabi, guys. Dahil hindi ko pa talaga nagawa-gawa mula nung nangisda ako. Dahil sa sobrang busy ni host. Ayan. Ilalagay ko taga siya sa plastic. Tapos, ilagay sa freezer. Hindi naman siya, guys, masisira dahil wala namang burn out dito sa amin. Ayan. Yung paglagay ko sa plastic, tansya din kung maubos ko ba o hindi. Kaya hindi ko na siya punuin para good for one kainan lang. Good for one service lang guys. Service daw. Good for one service. So yan. Lapis ko pa. Ito. Kung dami-dami naman bisita, dagdagan. So ito naman guys. Isineperate ko to kasi bukas tanggalan ko to ng ulo. Pag tinanggalan ko yan ng ulo bukas, gagawa ako ng kinilaw. So, presko-presko pa. So, kung ako sa inyo guys, pag namalingki kayo, yung sa palingki kasi yung tubig na nilalagay nila sa isda, hindi yung tubig na galing sa sa pusit, ano yung galing sa dagat pa yon. Kaya, kung ako sa inyo, pagdating nyo sa bahay, huwag nyo hugasan ng tubig. Iwahiwalayin nyo lang, lagay nyo sa ziplock, lagay nyo sa freezer. Dahil kung hugasan nyo ng tubig, ilang beses yung hugas, maging ano na yung isda nyo. Hindi na ba presko? Malabsa. Ano ba tawag yun? Dahil sa Tagalog na yan, basta malabsa. Hindi na presko. Pero kung tubig dagat pa yan, ayan, presko pa siya. So, ang gawin natin ngayon guys, dito sa aking ginamos na aking gagawin. Linis ko na, napatulo ko na sa tubig guys. Wala na siyang tubig. Ibig sabihin, tuyong-tuyo na siya. So, yung aking gara po na paggamitan guys. Malinis na. Tapos, ito naman si, bago ko siya hinugasan, ang measurement kasi sa paggawa ng bagoong, 4 cups of dilis, equivalent siya ng 1 cup of rock salt. So, itong rock salt na to guys, nakalagay dyan sea salt, pero rock salt siya guys. Binili ko to sa Indian store kasi kung gagamit ka ng iodized salt, hindi mo matansya kasi sobrang pino yun, di ba? Pero sa rock salt guys, okay lang siya. So talaga ko ng rock salt para lang gawa ng aking ginamos, tapos made of India. So, dyan lang muna kayo guys. Babalikan ko kayo may ng konti. Para makita ko sa inyo kung paano ko gagawa ng ginamos.
Ito guys, ang isda, ito yung aking malinis na langgana. Lagay natin yung apat na kasa ng isda dyan. Ayan guys, tapos kuha tayo ng asin. Yung asin naman natin is 1 cup of asin. Yung asin natin guys is rock salt na. Tandaan nyo, huwag kayong gumamit ng asin na iodized salt. Kasi hindi nyo matansya. So, rock salt yung gamitin nyo guys. Pati pag naggawa kayo ng bulat guys, bulat, rock salt din. Tingnan ko yung rock salt ko. Bukas na ibigay nila yung rock salt sa ingles ko. Para paggawa ko ng aking ulo. So, ito yung ating isda. Ito yung ating rock salt. Isang ano na, isang cups. Tapos ihalo natin guys. Yung iba naman guys, nilagyan nila kung loya or bawang yata. Eh, akin hindi. Basta ganyan lang. Saka na pag, ano, pag, tawag nito, pag, magluto na tayo. So, masarap ito, guys. Meron akong ginawa last year nung isda kami. Nandyan na eh. Pwede ko na siyang ikisa sa maraming bawang, sibuyas, at kamatis. So, mabubuhay talaga tayo pag nagtipid. Ang sabi nga ng ano, marami daw uric acids ito dahil na maliliit na isda. Ang sa akin naman guys, kaysa wala tayong kakainin, bahala na yung dandyan, basta buhay din tayo at makain natin. Lalo na sa panahon ngayon na kailangan magtipid. Okay lang noon. Sige, eh sige. Eh ngayon, sa mga ano ngayon pangyayari sa mundo, kailan matuto tayo mag-preserve ng ating pagkain, guys. Ayan. Yun. Nagamos na. Sarap na ito ginamos. Bukas gagawa ko ng aking kinilaw. Kita ko rin sa inyo, guys, yung aking kinilaw bukas. So, ayan na, guys. Oh. Ayan na yung aking bagoong. Lagyan ko na ng rock salt. Pero kailangan pang haluin ng haluin guys para makoated talaga yung aking asin dyan sa isda. Ayan. So, gumagamit ako ng dalawang na ito, pang sandok. Dito ko na natutunan to sa ano guys, Amerika pa paano gagawa ng ano, bagoong. Sa Pilipinas, wala man dahil, alam mo naman, mura lang naman yung bagoong sa atin doon. Pero pala guys, kung hanggat maaari, pag nasa Pinas tayo, pwede tayong gumawa ng bagoong. Lalo na kung magmura yung isda doon. O kaya, gagawa tayo ng tuyo. Para pang, ano, pag nagulay baga, panghalo sa gulay, diba? Yan. So, siguro naman oras na sa paglagay sa ating garapon. Ito guys, matagal na 'to na garapon. Binibili ko 'to sa ano, sa tindahan. Mahal-mahal din 'to, ah. Eh, yung ano niya, yung lid ba niya, mayroon ng ano, nag-rust na kaya hindi ko na siya pwedeng gamitin. Kaya ang ginagamit ko mga guys, ano na lang. Gagawa na lang ako ng paraan kung paano ko siya tatakpan. So, siguro naman nakita nyo banda dyan. Papagita ko sa inyo. Yan. Wala? Okay. Gagawa na natin yung ating bagoong guys. So, pag nalagay nyo na to guys, every morning guys, halo-haloin nyo dahil para yung sa ibabaw na isda mapunta sa ilalim, yung sa ilalim ay punta sa ibabaw, para ano talaga guys, ayos siya na ayos siya. Ayan. Sana may natutunan kayo dito sa pinaggagawa ko guys. Be ano lang, aware lang kayo sa mga pangyayari ngayon. Tapos gawa tayo ng preserve na pang ano, pang
halo natin sa gulay. Lalo na yung mga gata-gata, yung gatang kalabasa, sitaw. Ayan. Ito mayroon na tayong panghalo dyan. Diba nung araw, ganun lang sa probinsya. Yung buhay po yung nanay ko. Nag-ano siya, nag-tawa siya ng ganito. Ginamos sa pizaya pa, bagoong Tagalog. Kasi nga, mahirap nung araw. Wala kaming refrigerator, wala kaming ganyan. Eh, itong ginagawa namin. Ayan. So, nandyan na siya guys sa garapon. Matatawa naman itong asawa ko bukas dahil, ano naman itong pinaggagawa ko. So, kasi guys, wala na yung takip nitong aking garapon dahil tinapon ko na. Dahil nga nagkaroon ng rust. Ito na lang muna yung gagawin ni host. Tatakpan na lang yan ng plastic guys. Para hindi siya pasukan ng bakterya guys. Paraparaan muna tayo ngayon kasi kung bili ka naman ng bili, gano'n kaya itong garapon na to? Ano na agad? $6. Eh meron naman tayong plastic na ganyan. Plastic natin. Tapos isa pa. Kasi kung pasukan naman ng mga dyan guys, naku, nahihirapan naman kayo. Yan. Tapos, ito na siya guys. Lalagyan natin ng rubber band. Para sealed na sealed. Di ba sa probinsya ganyan lang, yung panahon ni panahon ni kupong-kupong ba? So, ito na guys yung ginamos natin ngayon. Ayan. Bukas guys, anuhin ko naman to. Bubuksan ko to at alog-alugin ko siya. Ayan guys, ang aking ginamos this year. Thank you very much guys for watching. This is Alma Carmen nagsasabi sa inyo. God bless us all and I love you very much. Bye for now. Mwah, mwah, mwah.